Hello guys, once again, this is Danny's Vlog. Welcome back sa aking mga viewers at subscribers. Karon pakita na ko sa inyo ang paghimo sa atong homemade na by Mini Japan version 4. So ang mga materials niya, ito isa na itong mercury. Tapos kailangan natin ng dalawang syringe, no? Yan. So that may PVC pipe 6 inches, dalawang washer na galing din sa PVC pipe, dalawang solenoid, 30 loops bawat isa, 30 loops, ang pangdagdag ng ating tools para pang huli ng frequency. Mo ng super glue. Ito, epoxy, 160 na rad, lighter, cutter, cutter plier, kaya mo ng syringe, pinurog na carbon, mixed na mga decoy, mineral. So, gana na to. Tabi mo na to. Yan. Tabi na na. Gana na to ang paghimo. Itong dalawang syringe, no? Yan. Diba? Ito. Tapos. Yan. Tanggalin. Yeah, atanggal na siya. Tapos kailangan mo to. To. Yan. Tanggalin din yung mga sa dulo. Yan. Ito pa. Yan, dalawa. Tapos wala na to, waste. Ito din waste na, wala na. Tapos ito ay butasan natin ng isang rad. Yan to, yan lang. Yan siya. Yan. Nabutas na. Next. Yan ang sukat niya. Ito. Higyan natin ng solenoid. One. Yan siya. Tapos pa konti. Yan ha. Yan yan guys ha. Yan o. Okay. Yan lang. Siya o. Yan. Tapos. Yan. Kahit natigas siya dapat. Matigas na siya konti dapat. Tigasin kunti. So, ito liquid metal mercury na ingat kayo guys pag ito ang klaseng gagawin nyo na yung may mercury, kasi yung mercury ay napaka toxic ito guys kung maswallow mo ito pag makain. Pero pag mahawakan mo lang ito guys, wala namang itong problema pag hawakan. Huwag lang ilagay dito sa may skin sa top. Kung hawakan mo siya dito, hindi yan makakapasok dito guys sa ating kamay. Kasi wala itong holes, no? Dito lang, sa taas. So, delikado lang pag ano siya dito. So, kuha tayo ng 10 grams guys, no? Of 10 grams. So, kailangan to yung dalawa. Para pang harang niya. Pangin mo natin ito, yung bigat niya sa
sa syringe. So, yan, oh. So, zero siya. Yan. Negative 25 dahil bawas ito. So, negative 2.5. Yan. Na natin. 10 grams na mercury. Ito po ang ating iload dito sa itong mercury. Talagang malakas siyang mag-detect dahil meron siyang capability na humihigop ng gold. Minamagnet niya ang gold, guys. So, ito ay talagang malakas. I-test ko din ito pagkatapos. I-test ko siya sa mismo sa site yung nabaon ng mga Japanese treasure. Malalim, no? Yung malalim na pagkabaon. And, so nakaraan ay netis natin na nakadetect din siya ng mineral, no? Active din siya ng vitamina. So, ang gagawin lang natin ay lagyan siya ng anti-decoy para maiwasan niya yung mga decoy na nilagay ng hapon. Hindi man lahat, pero at least meron siyang pang-contra sa ibang mga decoy. Ito, guys, so, unahin naman natin ito kasi nagpapatigas pa tayo sa yung epoxy. Ito, yung takip niya. Ito, pakita ko sa inyo. Ito ay galing din dito. Halubin mo lang nang siyang ganyan. Ayan, pag malambot na siya ay siya mo na siya ng bakal na flat o matigas na bagay na pwede siyang i-press, no? Para maganito siya. So, ito ang nilalagay ko dito. Yung mga washer ko galing yan dito, ito. Galing siya dito. So, para wala na yung iba pang hanapin na ano, materials. Yan siya. So, yun natin ay pagtapos mo na halod na siya, kunan mo lang siya ng ibang kunan dito banda, lagyan, basta no, sibo siya dali, guys, ano, parehan niyo, no, sibo siya, oh. So yan, pasok natin sa loob, yan siya, guys. Yan siya, yan siya. So, guys, oh, okay na siya, oh. Ito ang dapat mo ilagay. Oh. Yan siya, guys. Oh. Ilayin siya, guys. Oh. Yan, oh. Pagkatapos nun, lagay na natin ang ating mercury. Yan siya. Ito ang susunod, guys, oh. Yan siya. Tulak natin siya. Pandahan. Yan siya. Yan. Try ko siya na walang solenoid. Walang anti-decoy. Ito, puro mercury lang. Try ko siya kung talaga makakadetect siya ng gold. Try ko siya. Ano yun siya? Oh. Tapos yung itong hintuturo ko, yung gears, dito ko ilagay sa ano, ha? Sa tag natin. Sa board. Ganyan ko siya. Ganyan, oh. Guys, ha? Yan siya, guys, oh. Yan, guys, ah. Talaga nakakadetect siya, guys. Oh. Malakas din ang pag-detect niya sa aura, oh. Yung kamay ko nakadikit yan, ah. Hindi yan basta gagalaw. Okay, guys, ah. Ilahin ko siya banda dito sa akin. Oh, dahan-dahan lang. Yan na. Tingnan natin kung ano ang ano na reaction niya.
Ayan guys, so. Talagang napaka accurate niya, oh. Natulog siya dito. Yung kamay ko, di ko yan ginagalaw, oh. Na nyo. Bukan ibalik ko siya sa tapat niya. Yan naman siya guys, oh. Oh. So guys, oh, di ba? Talagang nakaka-addictive siya. Meron akong ito, itong klase na buhangin, ay nakukuha siya sa 45 feet hanggang 48. So mahaba itong klase na layering. Ito kulay red, no? Kasi nabasa lang ito. Nabasa sa ulan. So parang mitim siya konti, no? Naging ano siya, dark brown. Pero ito ay red. At ito ay may halo na mineral. Malakas ang pagdetect nito sa ating mga gadget pag wala kang anti-decoy dito. So may halo itong mineral, guys. Subukan ko siya i-test, no? I-detect na wala pa siyang anti-decoy. Yeah. Ilayo ko muna to, kasi meron tayong gagawin test. Yan na decoy. Ito decoy, ha. Nandito ang gold earring. Tingnan natin kung pag may decoy siya, medyo malapitan sa kanya. Tingnan natin kung saan ang madidetect niya nitong mercury. Kasi ito OC na niya, guys. Nakaka-detect siya ng decoy. Yung mercury. Kasi yung decoy, may mga minerals din dyan. Pero hindi masyado mataas ang frequency niya. Ito ay mas mataas ang gold. Sinang gold kaysa sa decoy, I mean. Sa decoy. Mataas siya. Ganyan lang ang movement niya. Tingnan niyo, ah. Ilagay ko siya dito. Tatakbo yan dito. Tingnan nyo guys, ha. Oh.
Tingnan nyo. Ba? Oh. Tingnan nyo guys, oh. So, hindi siya nakakadikit dito. Oh. Lipat naman natin siya dito, banda, at ito naman dito. Kahit nag-move na siya dito guys, no, tingnan natin kung may iba ang ano niya movement. Oh. Yan siya, oh. Hmm. Kaya pa rin niya i-detect, oh. Diba? Oh, diba? Kung ito namang ano ay ibaon natin dito. Ayan guys, ibaon natin ha. Sa ilalim. Sa pinakailalim yan ha. Oh. Kaya pa rin oh. Nadidetect pa rin niya oh. Oh. Ayan guys. Yan oh. Oh. Ayan oh. Kahit halo-haloin natin. Oh. So, ayan guys oh. Hindi natin alam kung saan siya banda no. Oh. Ayan oh. Dito hanapin natin siya dito no. Oh. Oh. Ayan. So hanapin natin siya kung saan siya banda. Tingnan muna natin dito sa may bandang to. Ayan, hanapin natin ha. Dito tayo sa gilid muna. Dito. Sa gilid muna tayo guys ah. Wala siya sa gilid. Dito naman tira natin sa ano, may bandang gilid na ano. So, dito siya. Oh, dito siya na tumitira, no? So, dito tayo sa gitna natin. Ayan siya, guys, oh. Kung dito natin tirahin, banda, yan siya oh. So dito siya sa banda. Ayan ah. Ayan guys oh. So yung earrings no nandito lang banda. So para makita natin dito lang sa banda, harangin natin ng karton at kunin natin siya. So ito
And ay kulungin natin yung dito banda, no? Sure ko, nandito siya banda. Dito kulungin natin siya, ganyan. Oh. Tapos ibaon natin siya dito doon sa ilalim. Oh. Talagang kunin natin yung ano niya. O saan siya banda. Kulungin natin. Tapo natin yan para malaman natin totoo na na target na nadipit niya, guys. Okay, so guys, okay so ngayon lang dito sa rad ka tumama sa rad. Yan. 30 loops. Yan siya. Okay. Pwede mo siya gawa ng tatlo. Tatlong loops ng solenoid. Pwede dagdagan natin ng solenoid. Pwede rin. Yan siya. Tulak mo siya. Masala siya. Separito. Pwede mo ihalo yung anti-decoy dito sa noid. Pwede din hindi dito lang siya banda. Kaya ito, tingnan nyo ha. Ito wala pang anti-decoy. Pero may solenoid na, so ito ay malakas na ito, guys. Doble na ang tool niya, mga pandit, pang sagap ng signal. Yan siya, guys, oh. Ah. Pagpatagalin mo siya, ay lalo siyang lumakas. Yan siya. Pagpatagalin mo. Oh. So, at natural lang ito na mahihila yung kamay ko, parang gumagala siya dahil mabigat kasi, oh. Mabigat yung ano niya dahil 10 grams na mercury yan. So ano mo siya, ilain ko siya dito, ha. Tingnan niyo, guys, ha. Ilain. Oh. 'Di ba? Oh. Tingnan niyo. Mapalo siya dito, guys, oh. So ngayon ay lagyan natin ng anti-decoy, no? Kasi nakakadetect talaga ito ng decoy. Ito maraming decoy, oh. 80 kinds of decoy. Yan. 80 kinds yan, no? Oh. Yan, guys, ha. Yan, decoy yan. 80 kinds na decoy.
Kakatitik din siya. Yan siya guys, oh. Pero mahina ang pagdidik niya, hindi kagaya nung gold. Pag lagyan mo siya ng gold ay masyado siyang malakas, oh. Mahina ang pagdidik niya sa medyo nawawala, oh. So nakakadetect siya dito. Ang gawin natin, lagyan natin siya ng decoy. Ito. Dinorog na tawag nila yung may nag-comment sa akin na ang tama daw ang tawag dito ay Use glow. Okay. Patuyuin lang natin. Sandali, no? Matuyo na siya. Saka lagyan nito itong na tumitigas na na epoxy. Yan siya, oh. Oh, okay. Pero patigasin muna ito. Ipadya. No. Pwede din na itong rubber pagkatapos ng paglagay ng carbon at saka decoy dito isama sa loob ng wire, no? Dito sa solenoid. Sama siya at bago maglagay dito, pwede rin. Pwede din ito lagyan ng epoxy. Pareha nito, no? Lagyan siya na konti para hindi siya malagyan ng dumi dito sa loob. Ayan, o. Pwede siya lagyan dyan. So, pag maglagay kayo ng epoxy, dapat yung medyo malapit na siyang tumigas. Huwag yung bago-bago lang kasi na nahuhulog din siya, no? Natatapon siya. Ayan siya, oh. So, ito ay okay na siya, oh. Dry na siya. Saka na ilagay nito. Lagyan ng epoxy. Ayan. Guys, oh. Ayan, guys, oh. May anti-decoy na siya. I-test natin siya dito pag-detect, no? Sa decoy. Ito, decoy na yan, decoy. Hindi natin kung makakadetect siya ng decoy. Na meron na siyang anti-decoy. Nakakadetect siya guys, pero hindi siya tutuloy, no? Hindi siya tutuloy, oh. Yan lang siya, oh. Wala talaga, oh. Wala, di ba? Himihinto siya, oh. Oh, oh. Pero lagyan ko siya ng earrings na gold, no? Sa tabi lang niya, dito. Yan siya, oh.
ito ang nadidetect niya. Oh, di ba? Oh. Ayan siya, oh. Hindi pa ito tapos, guys, no. May ilalagay pa tayo na wire para masyado siyang lumakas. Siya. 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21. Depende din sa iyo kung isunsun mo dikit-dikit, pwede din lagyan natin ng shoeskilo para di siya na lulus, no. Next is tulong dulo, sadul dulo yang dito, bobin lang. So ito ay may anti-decoy na. So ang next natin ay gawa tayo ng handle to. Dalawang 2 drops lang, tapos ikutin mo siya para mag-spread sa ilalim. Carbon na haluan natin ng decoy. Ito. Decoy. Carbon na may halong anti-decoy. So, next ay lagyan natin siya ng ang pangsara niya, guys, no? Pangsara. Sakatin na siya kung ang bigat niya, sakto-sakto lang, no? Ang taas niya, ganyan siya. Tama to. So, putulin na natin dito. Ah, okay. Rad, no? Ito. Yeah. Para din ma-seal yung rad niya. Yan. At saka dito din. Yan. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan siya, oh. Dapat ganyan siya. Oh. Dapat meron siya nababala sa ilalim, o. Oh. At ganyan. Ngayon, tignan natin. Ito na siya, guys. Ito na. Ito ang spray na siya, no? Kulay black na siya. Ganyan siya. So, so ito ang finished product ng ating Mini Jap 1 version 4, no? Yan siya. So, ang haba niya is 23. Ang ating haba 23, tapos ang ating haba niya ang sa 23. Tapos yung ating standard ay
nasa 28. Ito yung standard natin na JAP 1, no? Hanggang 28 to 29. So, konti na lang para makahalos magkapareha siya, no? Kulang na lang siya ng 5 inches para maging JAP 1 standard na siya. So, ito guys ang ating mini JAP 1 version 4 na may 10 grams na mercury loaded. Tapos dalawang solenoid sa ilalim at isa sa taas. At may fully loaded ng anti-decoy na 80 kinds of anti-minerals. Ito guys, ito na ang ating mini JAP 1 version 4. So, salamat. At kung ito ay madali namang gayahin, ha? Ito ay madali namang gayahin guys, kasi PVC pipe lang yung handle. Pero accurate ito guys, no? So, gayahin, madali lang itong gayahin kasi napakadetalye ang paggawa. Tapos, accurate naman siya, na-test natin, no? At talagang nakakalitik siyang decoy. So, importante talaga maglagay ng decoy, anti-decoy, kasi nakakalitik siya guys. So, yan na lang, no? Sa huli, next time, kita tayo sa next time natin na vlog. Yung ating Japanese 1 din na standard na version 4. Intro.